What's up guys, this is Al Rock and for today's video guys, ay may share naman ako sa inyong isang copy trading. Kung hindi ka marunong mag-trading, mag-copy trading ka. Okay, so ibig sabihin, makangopya ka ng trading ng mga professional trader. Okay, so paano yon? So kung gusto mong malaman yon, huwag kang mag-skip para mas masundan mo kung paano siya ginagawa. Okay, pero bago ang lahat guys is happy 7,630 subscribers na sa ating lahat. So maraming salamat guys sa pag subaybay at sa pagtutok dito sa ating channel kasi nga ito po ang aking channel is about cryptocurrency, NFT games, play to earn, free mining website at mga trading platform, syempre cryptocurrency. Okay? So yun guys, no? So kung gusto mong supportan si Al Rock guys, don't forget to hit subscribe and don't forget to hit notification bell para hindi po kayo mahuli at updated po kayo lagi sa aking mga video. Okay? Natatakot ka bang mag-trade? Okay? Kasi nga, di ba, wala pa tayong experience, wala pa tayong masyadong alam sa trading. Okay? So, newbie pa lang tayo. So, ngayon, mayroon akong ibibigay sa inyong idea kung saan pwede po tayong mag-copy trading. Kung napanood nyo na po si Bityard guys, no? Yung Bityard na binigay ko sa inyo noong nakaraan, dun po ay kumita po ako ng almost malaki. Malaki na rin yung nakinita ko doon sa pagka-copy trade. Pero ngayon, tuturo ko sa inyo yung isang website kung saan yung alternative niya. And napakamura lang po ng kanyang deposit. Okay? Deposit. Investment. So, investment po ito guys. So, ibig sabihin, you can invest sa mababang halaga. Okay? Mababang halaga lang po, doon tayo mag-try. Kasi nga, pag ikaw ay trader na newbie, ay nag-aaral pa lang, tapos nag-invest ka ng malaki, guys, asahan mo, baka malugi ka. Okay? Pero yun nga, para sa mga nagsisimula pa lang, gusto mag-copy trade, magkaroon ng idea, guys, ibibigay ko sa inyo si Bingbon. Okay? Si Bingbon. So, ano nga ba si Bingbon? Isa rin po siyang trading platform. And then, at the same time, meron po siyang tinatawag na copy trading. Okay? Copy trading which is magka-copy po tayo ng trade sa mga professional trader. Okay? So, paano nag-work po yun? So, pero syempre, gagawa ko muna ng account dito. Kailangan mo lang naman guys is email. Okay? Email address, password, and then referral code. So, kung gusto nyo gamitin yung referral code ko guys, no? So, nasa screen lang po and then nasa description box. Okay? So, kung gusto mong supportan si Al Rock, gamitin mo na yung code ko. Okay guys, no? So yun, once na may account na kayo dito guys, okay, login tayo. So yan, Crypto Social Trading Network. Connect with elite traders, discover smarter investing. So mag-invest lang tayo dito sa mga trader and sila na yung bahala mag-trade sa atin. Pero guys, dito pwede ka naman mag-self trading, no? Kung isa kang trader, pwedeng-pwede ka dito mag-trade. Okay, like Binance, like Bityard and the other trading platform. So, yun. Paano po mag-copy trade dito? Okay? So, sabi ko nga sa inyo, magka-copy lang po kayo ng mga trader dito na kahit hindi ikaw yung gumalaw, eh sila na po yung bahala dito. Okay? Meron po ako ditong kinapi. So, you can copy that. Pero, bibigyan ko muna kayo ng idea sa mga trader dito kung paano nga ba tumingin ng mga trader dito. Okay? Halimbawa, ito nga, no? So dito, mamimili ka naman, kitang-kita mo naman yung mga profit rate nila. So malalaki, no? May 100%, may 15%. So it's up to you kung sino yung pipiliin nyo. Pero sabi ko nga, be careful pa rin sa pagpili. Kasi nga, ipagkakatiwala mo yung pera mo sa mga trader dito. Kaya be careful pa rin guys, no? Kasi investment po yan, pinaghirapan po nating pera, baka po matalo. Okay, so sabi ko nga lagi, choose wisely pag magka-copy trade ka. Okay? Or much better, mag-aral tayo ng trading para po walang sisihan pag sa dulo ay natalo ka. Okay? So, wag kang mag-invest dito guys ng pera na iiyakan mo lang. Maliwanag. Okay? So, maliwanag guys. Hindi po pwede dito yung iyakin sa investing. Diba? Pag investing yan guys, isipin mo, high risk po yan. Napakalaki ng risk na tinataya mo dito. Okay? So yun, paano nga ba makita yung aking trader kung okay ba to, kung ayos bang mag-trade dito, mag-copy trade dito. So simple lang naman guys. Halimbawa, itong si Jaimico, no? So Jaimico, so click mo lang siya, okay? Click mo lang siya and then tingnan mo yung kanyang history, okay? Tingnan mo yung history niya, okay? So ayan, so ayun yung profit rate niya, so 204%. So position history, ayan. So as we can see here, okay? Always panalo. Parang pure gold. View more pa natin, okay? Tingnan natin kung may talo pa siya. O wala siyang talo dito. Pero, kung makikita nyo guys, unlike Bityard,
Ito kasi guys is napaka ano naman no, napaka safe lang din naman mag-copy trade dito. So napakaliit ng leverage na ginagamit nila. Okay? As you can see here, 2x leverage lang po yung ginagamit nila para maging safe yung inyong funds, no? So yan. Okay, kitang-kita nyo naman, straight win siya. Okay? And kung gusto nyo i-copy to, so pwede naman, click nyo lang po itong copy. So sa mobile, same lang din naman guys, punta na kayo sa copy trade, tapos mamili kayo ng trader doon. Tingnan nyo muna mabuti para po mas sure kayo kung siya na po yung pipiliin niyo. And then once na okay na yan, ang gawin mo lang is, click mo lang po yung copy. Okay? So click mo yung copy, tapos okay na yon. So paano ba malalaman pag nag-trade na po yung aking trader? So punta kayo dito sa standard contract. Okay? So dito sa standard contract guys, dito pwede kayong mag-self trading. Ibig sabihin, kayo na po yung mag-trade. Pwede kayong mag-trade ng sarili ninyo. And sabi ko nga, pwede kayong mag-copy trade doon sa copy trade page, no? So dito makikita nyo guys yung inyong position, yung trader na pinili ninyo, yung kinapi nyo. So select mo lang syempre USDT yung ating pera na ginamit. Okay? So USDT, tapos as we can see here, 'di ba? Ito po 'yon, no? So kinapi ko lang po ito guys, no? Copy lang po ito. So as you can see, lahat ng aking position is green. Ibig sabihin ng green, profit po 'yan, profitable po 'yan. Pero pag nag-red po 'yan, ibig sabihin, 'di ba? Talo po yung trade ninyo. Okay? So pwede niyo i-close yan anytime guys, kahit hindi yung trader niyo mag-close, pwede niyo pong i-close yan anytime, okay? So yun po yung kagandahan dito. So ito naman ang kagandahan dito guys, kahit tulog ka, pag nag-trade po yung trader ninyo, gagana po yan guys, gagana po siya. Okay? So kahit tulog ka, umalis ka ng bahay, patay yung cellphone mo, pag nag-trade yung kinakopy mong trader, yun guys is gagana po yun. Okay, magkaka-profit po kayo. Halimbawa, nag-gain siya, tapos kin-lose niya yan, matik yan, mapupunta na po yun sa funds ninyo. Okay? So, ganun lang po siya, guys. And, kung ikaw naman, kung gusto mo nang i-close yan, halimbawa, gusto mo, close ko na to kasi nag-profit na, baka matalo pa, so, i-close mo na agad. Okay? So, ganun lang siya kadali, guys, no? So, ito po yung kinapi ko. So, kung gusto nyo i-select to, si John McCaffey. So, you can search it dun, guys, sa trading, no? Sa copy trading. So, punta tayo sa copy trading. Okay? Ito sa copy trading and then search mo si John McCaffey. John. Okay, so ito yung kinapi ko guys, no? So as we can see here dito, meron siyang 52.76% na talo. Pero it's up to you pa rin naman guys, no? Kung makikita nyo naman sa kanyang trade na okay naman, kung matatalo naman siya, kung makakabawi naman siya, it's up to you pa rin guys, no? So be careful pa rin guys sa pagpili ng trader ninyo. So ito po yung kinakopy ko ngayon, pero meron siyang 52% na leverage na talo, pero still copying pa rin ako, di ba? So ganun lang guys, no? So mamili kayo guys, hindi ko na kayo papakailaman. So kung gusto niyo, sinong gusto niyo i-profit dito or i-copy trade dito guys, it's up to you po guys, no? Decision niyo po yan guys, kasi nga po pera niyo po yan guys. Okay, so paano naman mag-set lots? Okay, isiset ko yung aking paya, okay, yung entry ko. So guys, dito ah, napakasimple lang, okay? So kung gusto mo itong i-copy, click mo lang po itong copy. Tapos yung USDT, syempre yung coin natin is USDT, or kung nag-invest ka dito or kung nag-deposit ka dito ng XRP or BTC, so pwede mong gamitin yung BTC or di ba? So ang option lang dito guys is USDT, no? Kasi nga USDT lang po ako meron. And dito, copy by proportional. So guys, dito na lang, copy trade by amount. So halimbawa, ito, no? So for example, if you set a maximum copy trade margin of 2 USDT, when a trader places an order, you will follow the order with a maximum of 2 USDT as the margin. The actual amount depends on trading circumstances. So ibig sabihin, kung ano yung in-entry ng inyong trader, halimbawa nag-entry siya ng $2, so ganoon lang po yung diba, no, yung margin na gagamitin niya doon, halimbawa $2 din, no? So same lang kayo ng entry. $2 din po yung magagamit dun sa in-entry ninyo. Okay? Max margin of single target. Okay? So everyday po yan guys. Okay? And then advanced settings. So pwede mo siyang advanced settings. So halimbawa, daily copy trading amount. So ito po, pinaliwanag ko po ito sa Bityard. So ibig sabihin ng daily copy trading amount, yung gagamitin niya sa isang araw. So halimbawa, mag-set ka ng $50 per day. Okay? So iset mo lang yan, lagi mo ng 50.
So yun lang po yung pwede niyang gamitin sa isang araw. Okay? Para hindi maubos lahat ng funds ninyo. Okay? So dito naman sa margin, pwede niyong baguhin yan. So yan. Okay? So yun lang naman, no? So napakababa lang din naman dito ng entry, guys, no? So yan, 2 USDT po yung pag-copy. Yan po yung pinaka minimum niya. Okay? So yun, ganun lang. And then kung okay na, i-copy nyo na lang siya, guys. I-copy now nyo lang po. Click nyo lang po yung copy now. And then okay na po yun. Okay? So ayun na, paliwanag ko na sa inyo. So paano naman po dito mag-deposit? So punta po kayo dito sa My Assets. Okay? My Assets. And then dito makikita mo yung deposit. Okay? Ibig sabihin, magpapasok ka po ng USDT dito or kung anong coin na gusto mo. So available po si BTC, si ETH, XRP, TRX. Yan. So ang much recommendation ko dito, guys, is USDT, XRP, tsaka po TRX. Kasi po, siya po yung sila lang po yung pinaka may mababang gas fee. Okay? So sa USDT, halimbawa naman sa USDT, okay? TRC20 po yung gamitin ninyo, guys, ha? Kasi po pag ERC20, BEP20, medyo may kamahalan po yung mga yan. So I suggest TRC20 po yung gamitin natin. Okay? So dito, sa pagde-deposit mo, guys, dapat po nakalagay sa standard contract para po diretso po yan sa trading account ninyo. Pag nasa fund account po, guys, ibig sabihin, hindi nyo po yan magagalaw. Nasa fund account lang po siya. Okay? So mamaya ituturo ko na sa inyo kung paano siya matransfer. Pero ituturo ko muna sa inyo kung paano siya mag-deposit. Okay? So dito, may reminder dito, guys. Only USDT is accepted. So kung ano yung pinili nyong coin, yun lang po yung i-deposit nyo dito. Okay? So ito po, USDT, assets into his address. Otherwise, your assets will not be able to retrieve. So dapat po kung USDT, USDT lang po. The minimum deposit amount is 1 USDT. Ito po yung kagandahan dito, guys, no? Minimum amount of deposit is 1 USDT. So ibig sabihin, kahit isang dolyar or 50 pesos, pwede ka na po magsimulang mag-copy trade. Pero guys, ang requirements, guys, sa copy trading is 2 USDT. So much better na $3 po yung ating ilagay dito. So bakit po $3? Eh sabi nga, $2 lang po para makapag-copy trade. Yung isa pong USDT, yung 1 USDT, guys, may fee po yan sa Binance. Okay? Pag naglabas ka. So example, guys, okay? Magde-deposit tayo ng USDT. So ika-copy po natin itong address. Copy address. And then punta tayo sa Binance. And then mag-withdraw tayo. Kasi nga maglalabas tayo ng USDT. Papunta po doon sa Bingbon. Okay, withdraw. And then select coin. So dapat po, guys, ay USDT. And then address. Paste nyo lang po dito yung kinopy natin kanina sa Bingbon. And then automatic yan, guys. TRC20. And then, okay. So minimum. Okay, minimum withdrawal dito sa Binance is 2. Siyempre, ang gagamitin mo is 3. So, nakita nyo, guys, 3 yung in-input ko, pero ang marireceive lang natin, guys, is $2. Okay, maliwanag. Okay, ganun po yun, guys, nag-work. Kasi nga, 1 USD network fee included. Okay, maliwanag. So, once na nandito na sa inyong balance, mapupunta na yun, guys, no, mga ilang minuto lang naman, guys, mapupunta na yun sa inyong balance. Mapupunta na kayo sa My Assets, no? So, dito mapupunta yan, sa My Assets. Okay? So, ang mangyayari niyan, andito na kayo sa My Assets, ang mangyayari niyan, guys, pupunta kayo dito, and then, click mo tong transfer. Okay? Kasi nga, mapupunta po yan. Kung halimbawa, nag-deposit ka, papunta sa standard contract, wala na kayong problema doon. Automatic na yan, pwede nyo lang gamitin sa trading or sa copy trading. Kung napunta naman po yan dito sa fund account, okay, sa fund account, ang gagawin nyo po, guys, i-click mo nyo po yung transfer. Okay? Kasi po, pag nasa fund account, guys, hindi po yan magagalaw. Okay? So dapat po nasa standard contract standard contract account para po makapag-copy trade ka. Okay? So halimbawa, yun nga, no? Ito yung gusto mong i-transfer sa standard contract account mo sa trading. So i-all mo and then click mo lang po yung confirm. So it's up to you, guys, kung i-all nyo or kung magkano yung ilalagay nyo dun sa standard contract account ninyo. Okay? Click nyo lang po yung confirm and then matik yun, guys, mapupunta nyo sa My Assets and then dito sa standard contract account. So hindi ko na ituturo sa inyo, guys, yung perpetual, no? So mga expert lang yung nakakaalam diyan. So yun. Okay? So yun lang, guys, no? Ganun lang. Kung gusto mo mag-start, mag-invest ka lang ng almost $3, so 150 pesos, guys, pwede ka na pong magsimula dito. Mag-copy trade ka,
or mag-testing kang mag-trading dito guys, kasi nga sabi ko sa inyo, mag-aral po kayo mag-trading guys, kasi nga po ang trading hindi po yan sugal, okay? Sa iba sugal po yan guys, kasi nga diba? So pag natalo sila, diretso pa rin sila sa pagtaya. So guys, be careful pa rin sa pag-trading. So much better alamin niyo po yung risk management ng cryptocurrency, ano po yung mga cryptocurrency, ano po yung pagdadaanan ko, ano ba yung mga dapat kong pag-aralan guys. Pag-aralan nyo po ang trading, kasi nga po hindi po biro ang trading, okay? Pinag-aaralan po ang trading at hindi po siya tinatawag na sugal. Para sa akin guys, no, hindi po sugal si trading, okay? Pinag-aaralan po siya, may mga sukat-sukat, may mga indicators. So it's up to you guys kung ano yung tingin nyo sa trading, okay? So sana po nagkaroon kayo ng idea dito. And yun nga, no, punta na kayo sa Standard Contract para makita nyo po yung inyong trading account, yung history. So, andyan po yung history, yung trigger order, yung current position nyo guys. Ayan po yun guys. Kung nag-trade na yung inyong copy trader. So, ayan po yan guys. Okay? So, sana po nagkaroon kayo ng idea dito sa Bingbon. And hoping na ito po ay nakatulong sa inyo kahit papano. And sana po nagustuhan nyo. And kung nagustuhan nyo guys, huwag nyo na po kakalimutang i-like yung video natin. And don't forget to subscribe and hit notification bell para hindi po kayo mahuli. At updated po kayo lagi sa aking mga video. Okay? So guys, maraming salamat sa pagsama sa akin. So pwede po ito sa phone guys ha. So yon, abangan lang kayo sa aking mga sunod na video guys. This is Arrock. Stay safe, stay healthy, and God bless to all of you. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning.